Kaya iisipin mga kapatid sa Islam, kung ikaw ay isang tao na gustong-gusto mong kasama lagi yung mga taong mga chismoso at mga chismosa, mga libakero, libakera, kung ano-ano kanilang mga pinagkikwentuhan na mga masasama, sa kabilang buhay, ganun din yun mga kapatid sa Islam. At katulad din ang tingin sa iyo ng tao, chismoso ka rin at chismoso ka rin, sapagkat yun ang kanilang tingin sa iyo at kasama mo lagi ang mga taong yaon. Kung ang iyong laging mga kasama ay laging tunggero, laging lasing, at laging umiinom ng alak, huwag mong sabihin sa akin na ang tingin mo sa sarili mo hindi umiinom ng alak at tingin sa iyo ng mga tao ay hindi ka rin lasinggero. Kung ang kasama mo lagi ay mga sugalero, ganun din ang tingin sa iyo ng tao. Kabilang sa pagiging mabuti ng isang tao, ng isang Muslim, ang iwanan mo ang isang bagay na wala kang pakialam dito. At huwag mong pakialaman yung isang bagay na hindi ka naman dapat makialam at wala ka namang concern dito. May ibang tao naghahanap, pupunta pa sa kapitbahay, naghahanap lang mapagchichismisan. Uy, alam mo ba si ganito? Alam mo ba si ganyan? Ito rin ay pasok mga kapatid sa Islam sa kapanahunan natin ngayon sa Facebook, sa social media, sa Twitter, sa Instagram. May mga tao na imbis ang hinahanap mga hadith, mga video ng ating mga ustad, mga lecture, ang hinahanap yung chismis. Pupuntahan yung profile ng kanyang kapitbahay, tinitingnan, ano kaya ang ginawa nila, saan kaya nagpunta, ay ganito, may nakita siyang ganyan, kasama ni ganito sa retrato, sa ganitong ano. Anong concern mo dyan kapatid sa Islam? Tapos ikikwento mo, pagkikwentuhan ninyo, ipapasa mo, isisend mo, isishare mo. Wallahi kapatid sa Islam, isang malaking disaster. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, kagaya ng nabasa natin kanina, o kayong mga sumasampalataya, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at tingnan ng bawat isa sa inyo kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Na nangangahulugan na ang bawat isa sa atin, mga Muslim, ay hindi lamang niya babantayan at titingnan yung mga kapatid niyang Muslim. Hindi yung nagbabantay siya sa mga gawain ng ibang tao, kundi mismo yung sarili niya ay tinitingnan niya. Hasibu anfusakum kabla an tuhasabu. Timbangin ninyo ang inyong mga sarili. Kwentahin ninyo ang inyong mga sarili bago pa dumating yung araw na kayo ang kikwentahin at tatanungin. Na kayo ang titimbangin sa lahat ng inyong mga ginawa't mga sinabi. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi nararapat sa isang Muslim na mapagbantay sa kapatid niyang Muslim samantalang ang kanyang sariling gawa at ang kanyang sariling mga ginagawa ay hindi niya tinitingnan at hindi niya binabantayan. Kaya sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal tandur nafsum ma qaddamat ligad, at tingnan ng bawat isa sa inyo sa kanyang sarili, yung kanyang sarili, kung ano ang kanyang inihanda para sa kabilang buhay. Kasi pinaghahandaan ang kabilang buhay, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa kabilang buhay ay ang paramihan ng gawain at ang mabubuting gawain na tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mundong ito ay taniman ng mga magagandang gawain. Maaaring ang tanim mo dito, maaaring ang pondo mo dito at ginawa mo mga kabutihan na hindi mo makikita agad ang bunga nito. O maaaring makita mo ang bunga nito. Ngunit huwag mong iisipin na ito ay walang halaga sapagkat ang tunay na tagumpay ng iyong itinanim dito kapag nandoon sa kabilang buhay, nakita mo at aanihin mo ang mga gantimpalang kapalit nito. Mga kapatid sa Islam, kaya mahalagang mahalaga sa isang Muslim, bilang isang Muslim, na magkaroon siya ng salamin sa kanyang kapatid na Muslim. Hindi lang din mismo ang ating mga sarili ang titingnan natin, sapagkat maaaring
pumasok sa ating mga sarili yung ujub o yung pagkaka yung pagbilib sa ating mga sarili, sapagkat ito ipinagbabawal din sa Islam. Baka naman sa sobrang tingin mo sa sarili mo, sobrang payos ka na, mashallah, nagsasala ka lagi, nagbibigay ng charity, tumutulong, nagdadawa, parang ibig mong sabihin sa sarili mo, para bang ikaw na yung pinakamabuting tao, at ang tingin mo sa ibang mga tao ay mas mababa na sa'yo at mas makasalanan na sa'yo. Huwag ganun, kapatid sa Islam. Ang mananampalataya, ang kapatid na Muslim ay salamin niya ang kanyang kapatid na Muslim. Na ang ibig sabihin, titingnan mo rin kung ano yung sinasabi sa'yo ng mga kapatid mong Muslim singgil sa'yo. At titingnan mo rin kung ano yung mga ano yung reflection o di kaya ano yung resulta ng mga ginagawa mo, yung pakikitungo mo sa kapatid mong Muslim, sapagkat sila yung makikita mo sa kanila kung ano ang kanilang reaksyon, kung ano ang kanilang masasabi sa'yo. Tingnan mo rin yung sarili mo, mga kapatid sa Islam, at tingnan mo, salamin mo ang kapatid mong Muslim ay salamin mo, kapatid sa pananampalatayang Islam. At mahalagang mahalaga bilang isang Muslim ang pahalagahan niya kung sino ang taong kanyang kasasamahin at kanyang kaiibigin, o bisabin ang kanyang makakasama sa pang-araw-araw. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kabilang buhay, ang tao ay makakasama niya kung sino ang kanyang laging kasama na mahal niya. Kaya iisipin natin, mga kapatid sa Islam, hindi ba't may kasabihan, sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka? At hindi po ba't ito ay katotohanan at totoo? Kung ikaw, ang lagi mong makakasamang tao ay masasama, alangan namang sabihin ng mga tao ikaw ay mabuting tao, samantalang ang lagi mong kasama ay masasamang tao. Hindi po ba? Kung ang kasama mo lagi ay mga taong hindi nagdadasal at hindi pinapahalagahan yung dasal sa Islam, yung sala, alangan naman na ang tingin sa iyo ng tao, ikaw ay madasalin, samantalang ang mga kaibigan mo at lagi mong kasama ay mga taong hindi nagdadasal. Kaya titingnan ang bawat isa sa atin kung sino ang kanyang kinakasama. Kung sino ang kanyang kinakaibigan. Dahil sa kabilang buhay, kung sino yung lagi mong kasama, yun ang makakasama mo sa kabilang buhay. Kaya iisipin, mga kapatid sa Islam, kung ikaw ay isang tao na gustong-gusto mong kasama lagi yung mga tao palaging nagchichismis, mga chismoso at mga chismosa, mga libakero, libakera, kung ano-ano kanilang mga pinagkikwentuhan na mga masasama, sa kabilang buhay, ganun din yun, mga kapatid sa Islam. At katulad din ang tingin sa iyo ng tao, chismoso ka rin at chismoso ka rin, sapagkat yun ang kanilang tingin sa iyo at kasama mo lagi ang mga taong yaon. Kung ang iyong laging mga kasama ay laging tunggero, laging lasing, at laging umiinom ng alak, huwag mong sabihin sa akin na ang tingin mo sa sarili mo hindi umiinom ng alak at tingin sa iyo ng mga tao ay hindi ka rin lasinggero. Kung ang kasama mo lagi ay mga sugalero, ganun din ang tingin sa iyo ng tao. Kaya, mga kapatid sa Islam, pahahalagahan po natin kung sino yung kakaibiganin natin at kung sino po yung lagi nating kinakasama sa pang-araw-araw natin. Sapagkat wallahi, kapatid sa pananampalatayang Islam, ang lagi nating kasamang tao ay siya ring makakaapekto sa ating pananampalataya. At malaki ang impluwensyang maidudulot nito sa ating pagiging Muslim. Isipin mo na lang, mga kapatid sa Islam, kung ang taong lagi mong kasama ay hindi nagdadasal. Pinaka masamang magagawa ng isang tao na mag-aangkin siyang Muslim pero hindi siya magdadasal. Paano ka naging Muslim kung hindi ka naman nagsasala? Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman taraka faqad kafara. Ang pagitan natin at ang pagitan na namumuo sa atin sa pagitan ng hindi Muslim at ang Muslim ay ang dasal.
At kung sino man ang hindi magdasal at umiwan nito ay nakagawa ng kufur. Ang ibig sabihin, nakagawa ng gawaing hindi na siya Muslim. Paano mo maaatim ikaw ay Muslim tapos hindi ka nagdadasal, kapatid, sa Islam? Sabi sa isang hadith, ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawal Bukhari wa Muslim fi sahihayhima min hadithi Mughira bin Shu'bah radiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kariha lakum thalathan, kariha lakum al-qil wal-qal wa idha'atil mal wa kathratus su'al. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayon kay Mughira, Al-Mughira bin Shu'bah, sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunay na kinasusuklaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang tatlong bagay. Tunay na kinasusuklaman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo at hindi niya gusto mula sa inyo ang tatlong bagay. Ano yon? Kinasusuklaman sa inyo ni Allah ang qila wal qal. Ang ibig sabihin ng qila wal qal, ito yung mga pagsasabi ng kung ano-ano. Ibig sabihin, wa ma'na al-qil wal-qal al-khawdu fi akhbarin nas wa hikayat wa ma la ya'ni min ahwalihim. Ang ibig sabihin nito, yung qila wal-qal, yung pakikialam sa mga usapan ng may usapan na hindi ka naman concerned. Yung pakikinig ng mga chismis na hindi mo naman dapat na pinakikinggan. At pakikialam sa mga bagay na kailanman ay hindi mo concern. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ng isang tao, ng isang Muslim, ang iwanan mo ang isang bagay na wala kang pakialam dito. Ag huwag mong pakialaman yung isang bagay na hindi ka naman dapat makialam at wala ka namang concern dito. May ibang tao naghahanap, pupunta pa sa kapitbahay, naghahanap lang mapagchichismisan. Uy, alam mo ba si ganito? Alam mo ba si ganyan? Ito rin ay pasok, mga kapatid, sa Islam sa kapanahunan natin ngayon sa Facebook, sa social media, sa Twitter, sa Instagram. May mga tao na imbis ang hinahanap mga hadith, mga video ng ating mga ustad, mga lecture, ang hinahanap yung chismis. Pupuntahan yung profile ng kanyang kapitbahay, tinitingnan, ano kaya ang ginawa nila, saan kaya nagpunta, ay ganito, may nakita siyang ganyan, kasama ni ganito sa litrato, sa ganitong ano. Anong concern mo dyan, kapatid, sa Islam? Tapos ikikwento mo, pagkikwentohan ninyo, ipapasa mo, isisend mo, isishare mo. Wallahi, kapatid, sa Islam, isang malaking disaster. Yung chismis na ginawa mo, nakichismis din yung iba. At yung iba ay pinasa rin. Isipin nyo na lang kung ilang tao ang magsishare ng chismis mo na yan at gaano karami ang kasalanang maaani mo dahil lang dyan sa pagsishare mo ng mga chismis. Kabilang sa pagiging Muslim, ang hindi ka makialam sa bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Anong pakialaman yan? Concern ka ba dyan? Hindi. Kung hindi, iwanan mo. Huwag kang kumalkal ng mga bagay na kung saan pagka nalaman mo ay ikasasama mo.